Ang Mahiyaing Manok. Kwento ni Rebecca Anonuevo at guhit naman ni Ruben De Jesus. Parang hindi napapagod ang mga manok ni Mang Oka. Pag nagsimula na ang isa, susunod ang iba sa pagtilaok halos oras-oras. Mula umaga hanggang tanghaling tapat. Hanggang hapon, hanggang hating gabi, lahat sila'y nakadilat, lahat sila'y nagpupuyat. Si Onyok, ang bunsong manok, ang bukod tanging nagmumukmuk, namumula na naman ang tuka, ay hindi pa rin makatilaok. Minsan nga, ang tuka niya ay biglang nangitim, nalublob sa putik sa loob ang kulimlim. Mula noon, ay lalong hindi siya makatingin sa mga manok na salo-salo pa naman kung kumain. Lagi siya sa isang sulo, inaantok, sumisingot, namamaluktot, tukay tumitiklop pag nagtangkang tumilaok. Ubo lang ang tunog na kaya niyang ibuga. Akala tuloy ng iba, nakalulun siya ng itlog na kailangang iluwa at hindi siya ang manok na sa itlog nagmula. Akala naman ni Onyok, parati siyang pinagtatawanan ng mga kapwa manok, kaya't hindi matapos-tapos araw-gabi sa bakuran ang mga tilaok. Isang araw, dumating ang kanyang kaibigan, ang kanyang kalarong si Kokok. Ang sabi niya, Onyok, mabait naman ang mga kapwa manok. Gusto ka lang nilang matutong sumunod. Mag-insayo ka sa pagtilaok. Tuloy-tuloy, huwag matakot. Para ano't naging isa kang manok kung hindi rin lang titilaok? Nang ubos lakas, lubos-lubos. Sabi naman ni Onyok kay Kokok, Mahal na kaibigan Kokok, bakit kasi isinilang pa ako? Paano ako naging manok? Ay puro naman ungol. Anong boses itong wala namang maitulong? Boses ba ang masahol pa sa may kalawang na palakol? Nakikinig pala sa tabi ang butihing ina. Hinihima si Onyok, kinantahan, pinatawa. Sabi pa nga niya, Onyok! Oh, Onyok, wala nang gaganda sa boses mong dahil musmus ay nanginginig pa. Kumuro-kokok si Onyok at lalong napasinga. Tumungo siya at sinubukang tumilaok mag-isa. Onyok, anak, tumingin ka kasi sa lahat ng manok. Walang nakatungo o nakayuko kapag tumitilaok. May palong o wala, puti man o pula. Masayang nagigising, nanggigising ng masaya. Nakatingala sa langit, pinapagpag ang gilid, nagpupugay sa sarili at sa paligid. Kaya, kinabukasan, sinubukan ni Onyok. Si Onyok ang mahiyaing manok. Inunat ang likod, ikinuskos sa paa, itinaas ang leeg, inilatag ang pakpak, at saka tumilaok ng matinis na sunod-sunod na... Ngayon, hindi mapigilan ang batang si Onyok. Minsan, ang sabi sa ina, sa nanay niya at saka kay Kokok, Alam niyo, paglaki ko, ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang manok kung paano ang pagtilaok. Kaya mula noon, siya na ngayon na isang tagapagturo sa pagtilaok. At yan ang kwentong Ang Mahiyaing Manok.